Pinuna ng isang senador ang nakagawi ang pagpronta ng ilang politiko sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment. Samantala, sa pagtalakay sa budget ng TESDA sa Senado, kinwestiyon naman kung bakit may apat na Deputy Director Generals ang ahensya, si Daniel Manalastas sa detalye. Sinita ang TESDA sa budget deliberation sa Senado matapos questionin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na minsan ding namuno sa ahensya na kung bakit marami ang Deputy Director General sa TESDA. Nakasaad kasi sa Section 12 ng Republic Act 7796 na dalawa lang dapat ang Deputy Director Generals. Pero lumabas sa deliberasyon sa Senado na meron sila ngayong apat. I have nothing against the appointment of anyone, any Tom, Dick, or Harry, Mr. President. I'm just concerned about what particular job are we trying to create right now. Pero hindi raw nakonsulta ang Director General ng TESDA, maging ang DOLE Secretary. Sinuspinde ng Senado ang ilang nakasaad sa rules para makapagpaliwanag mismo si TESDA Director General Danilo Cruz. During the last administration, this was increased to 4 Deputy Director General. So when we assume the position few months ago, we submitted the application for 4 Deputy Director General. This is happening yes. to a lot of government institutions. I had a chance to talk to the Executive Secretary, and the Executive Secretary said he will look into this. He did not know. Samantala, sinilip naman ni Senator Raffy Tulfo ang tupad program ng Labor Department. Nagmungkahi ang senador na dapat ang kagawaran talaga ang nagbibigay nito. And pagdating po sa bigay ng tupad, si politiko po nandun po sa harap, nag-aabot ng pera, samantalan po yung mga taga-dole nandun po sa likod, nagtatago. So bidang-bida po yung politiko at ang hindi alam ng mga beneficiaryo na yan po yung pera ng gobyerno. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.